Minsan sa buhay natin ay may mga karanasan tayo na di natin sukat akalaing mangyayari. Ang karanasan na ito ay padala sa atin ng isa nating kaibigan na tubong masbati. May wakwak din ba sa inyo? Di ko alam kung interesting ba itong kwento kong ito. Di pa naman kasi ako nakakakita ng wakwak. Naririnig ko lang ito paggabi. Noong maliit pa ako o bata pa, nasa grade 4 pa lang ako noon, iyong bahay namin nipa pa iyong bubong at may silong. Buntis noon ang mama ko sa pang-anim kong kapatid. Nagising ako nung hating gabi. Maliwanag ang buwan noon. Wala pa naman si Papa dahil pumalaot ito upang manghuli ng pusit. Meron akong narinig na huni ng wakwak. Habang papalapit ito ay palakas ng palakas ang kanyang boses. At yung boses ng wakwak ay nasa tabi na ng bahay namin. At parang meron din nasa ilalim ng bahay. Natatakot na ako noon at di na makagalaw. At parang hinahampas na ang bubong ng bahay namin. At may dumapo sa tuktok ng bubong. Tapos hinawi niya yung pawid at kita ko yung liwanag ng buwan. Pero si mama nung mga oras na iyon, hawak niya yung buntot ng pagi at kutsilyo na bronze. Pumatong siya sa upuan at tapos tinusok-tusok niya iyong bubong. At may narinig kami na may gumulong-gulong sa bubong at bumagsak ito sa lupa. Hindi na namin inalam kinabukasan kung ano ang nangyari sa wakwak na iyon. At kahit noong bagong panganak ang aking mama ay merong umaaligid-aligid sa aming bahay. At meron pang chismis noon na yung pangalawang asawa ng kapitbahay namin ay isang aswang. Nasundan pa ang karanasan kong ito kami na mga kapatid ko. Nasa third year high school na ako noon. May kamalig kami sa tabing dagat. Narinig namin yung wakwak sa di kalayuan. Mga 50 metro siguro ang layo sa amin. Yung mga kapatid kong lalaki, inaasar ang wakwak. Kinikiskis yung puwit ng kaldero. At galit na galit yung wakwak. Parang ang laki-laki nitong ibon sa di kalayuan. At galit na galit ito sa pang-aasar ng dalawa kong kapatid. Naririnig namin na hinahampas yung puno ng duhat. Paos na paos yung boses niya sa galit. At yung dulo naman ng bubong ng kamalig ang kanyang hinahampas. Nanginginig na ako sa takot noon at pinapatigil ko ang aking mga kapatid. At ako ay kanila lamang tinatawanan. Kayo ba ay may mga karanasan din tungkol sa mga di kapanipaniwala at nakakatakot na pangyayari? Hanggang sa muli mga kakripi, abangan ang ating mga susunod na istorya.